Gaano pa kasama ang isang tao? Walang pangkaraniwang tao makakagawa sa ganong klaseng pagpatay. Diyos ko, Aling Feli! Paano ako umabot sa impyernong to? Pagkatapos ko kayong tulungan ang asawa mo, ito pang igaganti mo sa akin, hayop ka! Mata pobreng matrona. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Minsan raw sa buhay natin ay nakakagawa tayo ng mga pagkakamali dahil sa sobrang pagmamahal. Minsan kahit maganda ang intensyon natin, nagdudulot pa rin ito ng mga masasamang bagay. Ang kwentong mapapakinggan natin sa araw na ito ay tungkol sa isang pagkakamali, isang kasalanan at isang maling desisyon na idinulot ng labis na pagmamahal. Magandang araw sa lahat ng masusugid na listeners namin dito sa kwentong Takipsilim. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, para magkwento ng isang nakakapangilabot na karanasang tiyak akong magugustuhan nyo. Hindi ko napatatagalin pa ang inyong paghihintay dahil ako man ay sabik na rin ikwento sa inyo ang ipinadala ng ating sender na si Jade. Sabay-sabay po nating pakinggan ang makapanindig balahibong kwento ng Mata Pobreng Matrona. Magandang araw po sa lahat ng mga listeners ng kwentong Takipsilim at lalo na po sa inyo, Sir Jupiter. Matagal na po akong listener ng inyong YouTube channels dahil mahilig po talaga ako sa mga horror stories. Sa totoo lang po, hindi ako naniniwala sa mga kwentong katatakutan noon. Feeling ko kasi produkto lang ito ng malilikot na imaginations ng mga tao. Pero dahil sa isang kwentong narinig ko sa aking lola noong 2018, nagbago po lahat ng pananaw ko, Sir Jupiter. Nung nagdaang Pasko po, ay may napanood akong horror movie sa sinihan. Ito ay tungkol sa unang serial killer sa Pilipinas na isang pari. Nagawa nitong pumatay ng mga tao upang ipakain sa ina nito na isang aswang. Nung napanood ko ito, naalala ko ang ikinuwento ni Lola sa akin noon. Iba po ang istorya nito sa napanood kong pelikula, pero may isang bagay silang pinagkapareho. Ang kwento nila ay tungkol sa isang kasalanan na nagawa dahil sa labis-labis na pagmamahal. Bago ko simulan ang kwento, hayaan niyo po munang ipakilala ko ang sarili ko sa inyo. Ako po si Jude, 23 years old, taga Quezon City at nasa BPO industry po ako bilang isang SME o Subject Matter Expert. Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, ang kwentong isishare ko po sa inyo ay narinig ko mula sa aking lola noong 2018. Last year pa po siya namatay pero hanggang ngayon ay nakatatak na sa isipan ko ang kwentong ito. La, kaya na naman yung sinasabing aswang ni Ate Rosalie. Takot na takot siya dyan kasi naririnig niya gabi-gabi. Gusto raw silang patayin ang anak niya. Hindi malabong totoo nga ang hinala niya. Buntis ang pinsan mo eh, baka pinupuntirya nga ng aswang. Si Lola naman, 2018 na. Nagpapaniwala pa kayo sa mga ganyan? Apo, may mga bagay sa mundo na mahirap ipaliwanag. Kaya kung minsan, mahirap ding paniwalaan. Totoo ang mga aswang at itong kwento kong magpapatunay nito. Sir Jupiter, sa gabi pong yun ay narinig ko ang kwentong bumago ng pananaw ko sa buhay. Ang kwentong ito ay nakasentro sa isang babaeng nagngangalang Mercedes. Nangyari po ito noong 1985
sa Eastern Samar kung saan nanggaling si Lola. 50 anyos na si Mercedes pero hindi maikakaila ang angking kagandahan niya. Mahahalata mo na mas maganda pa talaga siya noong kabataan niya. Sa kasamaang palad, hindi ang kagandahan niya ang una mong mapapansin, kundi ang kagaspangan ng kanyang pag-uugali. Mayaman raw po si Mercedes, nakatira sa isang malaking bahay at may-ari ng isang lupang sakahan at iba pang ari-arian. Ayusin niyo nga mga trabaho niyo. Ang kukupad niyong kumilos, baka nakakalimutan niyo. Pinapatira ko kayo ng libre sa lupain ko. Sinuswelduhan ko pa nga kayo sa pagsasaka niyo. Abay, mahiya naman kayo. Bilisan niyo naman ang kilos niyo, hindi kayo mga tagong. Ang aga-aga. Ang init ng ulo mo. Itong mga magsasakang to kasi, mga walang silbi. Kumalma ka nga, Mercedes. Huminga ka ng malalim. At huwag mong kakalimutan. Nakasalalay sa mga magsasakang yan ang kabuhayan mo. Ay, pasensya na, Aling Feli. Mainit lang talaga ang ulo ko. Ang dumi kasi ng bahay pagkagising ko kanina. Para saan pa na marami akong katulong kung lahat naman iaewalang silbi? Pinagsabihan ko na sila, hindi mo kailangan sirain ang araw mo dahil lang dyan. Bilang mayordoma, trabaho kong pagsabihan sila sa mga pagkukulang nila sa trabaho. Hayaan mo kong gawin ang tungkulin ko. Oh, sige, Aling Feli. Ikaw nang bahala sa mga inutil na yan. Ayon sa kwento ng lola ko, Sir Jupiter, malupit daw at walang puso si Mercedes. Kaya naman lahat ng tauhan nito ay galit na galit dito. Sa katunayan, lagi raw nila itong pinag-uusapan. At isa sa mga bagay na napansin nila dito ay ang madalas nitong ginagawa tuwing kalaliman ng gabi. Nakita mo rin pala? Akala ko ako lang yung nakapansin eh. Totoo, ilang beses ko siyang nakitang may dinadalang lalaki sa mansyon. Tapos, hindi ko kilala ang mga lalaking yun. Sa tingin ko nga, galing pa ang mga to sa Karatig Bayan. Ayaw siguro niya ng mga taga rito kasi mabibistong sekreto niya. Totoo! Ang sungit-sungit niya. Akala mo kung sino siyang perpekto? Eh may madilim na sekreto din naman pala siya. Akalain mo, ang matapobreng Mercedes na yun, matrona pala na nagbabayad ng mga lalaki para makasiping niya. Sa bagay, di ko rin naman siya masisisi. Matagal na panahon nang walang lalaki sa buhay niya. Tuyot na siguro. Eh, may mga pangangailangan din naman siya. Sakto rin na may marami siyang pera. Eh di, gagamitin niya talaga ang kayamanan niya para tugunan ang mga pangangailangan niya. Di ba? Hindi rin naman daw masisi ni Lola ang mga ito kung bakit ganun na lang nila humusgahan si Mercedes. Pero sabi ni Lola, kung alam lang daw nila ang tunay na kwento ng buhay ni Mercedes, tiyak raw na mag-iiba ang tingin nila dito. Sir Jupiter, ayon sa kwento ni Lola, lumaki raw si Mercedes sa kamay ng isang istrikto at malupit na ama. Mula raw kasi nung namatay ang kanyang ina dahil sa isang malubhang sakit, nagbago na raw ang kanyang ama. Kung dati ay sobrang bait at mapagmahal ito, bigla na lang daw itong naging malupit. Subsub ito sa trabaho at halos wala ng panahon para kumustahin si Mercedes. Kung kinakausap naman siya nito, ang palagi nitong tanong ay kumusta na ang grades niya. At sa tuwing nakakakuha siya ng mababang marka, ay nanggagalit ito. Pinagtataasan siya ng boses at sa bawat pagkakamali niya, maliit man o malaki, ay pinagbubuhatan siya nito ng kamay. Kaya naman mula pagkabata ay isa lang ang nasa isip niya, ang makatakas mula sa kalupitan ng sariling ama. Nakilala niya si Roberto sa universidad na pinapasukan niya sa Maynila. Mabilis silang nagkapalagayan ng loob dahil sobrang bait ng binata at naiintindihan nito ang kanyang pinagdadaanan. Si Roberto
ang naging sandala niya at ito rin ang naging susi niya upang makawala sa kalupitan ng kanyang ama. Tara na, bilisan natin bago pa magising si Papa. Ito na ba lahat ng mga gamit mo? Iniwan ko na yung iba kasi baka mahirapan akong tumakas eh. O sige, bibili na lang tayo ng mga bagong gamit po pagdating natin ng summer. Halika na sa kotse. Hindi na tinapos ni Mercedes ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Nung panahong yung kasi ay mas gusto niyang makalayo sa kanyang ama. Kaya naman nangyayain siya ni Roberto na magtanan, mabilis siyang pumayag. Taong 1955 ay nagpunta silang Eastern Samar sa probinsya kung saan nanggaling si Roberto. Noong una ay medyo nagdalawang isip pa si Mercedes dahil laking Maynila siya at hindi siya sigurado kung kaya niyang mamuhay sa probinsya. Pero dahil desperada na siyang makaalis sa sitwasyon niya, sa huli ay pumayag na rin siya. Ang laki naman ng bahay na to. Isa to sa mga bahay na pag-aari ng pamilya namin. Ginagamit to ng mga magulang ko kapag gusto nilang bisitahin yung lupang sakahan namin. Eh malapit din kasi sila sa mga magsasaka dito. Sigurado kang pumayag sila na dito tayo titira? Hindi sila pumayag ng una pero nagawa ko silang kumbinsin sa uli. Ang sabi ko kasi, sigurado na ako sa'yo. At kung hindi nila tatanggapin yung pagsasama natin, eh mas mabuti pang kalimutan na nilang parte ako ng pamilya namin. Sinabi mo ba talaga yan? Oo naman, dahil yun ang totoo. Sigurado na ako sa'yo, Mercedes. Lahat gagawin ko para sa'yo. Isa pa, hindi naman talaga ako interesadong ipagpatuloy yung pag-aaral ko sa kolehiyo eh. Mas gusto kong pangalagaan yung lupang sakahan namin. Masaya ako dito, lalo pat magkasama na tayo. Roberto, iho, narito na pala kayo. Inihanda ko ng pagkain nyo. Nilinisan ko na rin ang silid ninyo. Ito nga pala si Aling Feli, ang mayordoma namin. Siya'y nag-aalaga sa bahay na to pag wala kami dito. Ikinagagala kitang makilala, iha. Matagal na akong naninilbihan sa pamilya nila. Mula pa nung dalaga pa ako. Kaya masaya ako na may bago na namang parte ang kanilang pamilya. Kinagagala ko rin po kayong makilala, Aling Feli. O siya, halina kayo. Baka lumamig pa ang pagkain. Masyado raw malaki ang bahay para sa kanilang dalawa. Si Aling Feli lang daw ang stay-in sa mga kasambahay, pero marami raw katulong sa bahay. Lahat sila ay mga dalaga. Magaganda, murena at kapansin-pansin ang mga buhok nila na parehong kulot at abot hanggang bewang ang haba. Tahimik lang daw ang mga ito at yumuyuko kapag nakakasalubong ang tingin nila. Medyo na weirduhan si Mercedes, pero ang sabi ni Aling Feli, sadyang mahiyain lang daw ang mga ito. Pero maaasahan naman daw sa gawaing bahay ang lahat ng kanilang katulong. Mahal, isara mo nga ang bintana. Mamaya na, mahal. Ang init kasi. Ewan ko ba kung anong meron sa gabing to. Ano na pa ako pinagpapawisan? Gabi na. Ayoko nakabukas ang bintana ng kwarto natin. Natatakot ako eh. Natatakot saan? Kanino? Tayo-tayo lang naman yun nandito tsaka lahat ng mga nakapaligid sa bahay, mga tauhan natin sa sakahan. Pagkakatiwalaan silang lahat. Di ba sinabi ko sa'yo may aswang dito? Nung isang gabi napansin ko na may kakaibang kalusko sa bubong natin. Eh mag-isa pa lang ako dito nun sa kwarto kasi nakikipag-inuman ka sa may sakahan. Tapos napansin ko na parang may sumisilip sa bintana. Kaya tinignan ko kung ano yun. Pagkatingin ko, nagulat ako nang makakita ako ng isang malaking ibon. Sobrang laki, tsaka sobrang itim, hindi pangkaraniwan. Tapos, ang bilis nitong nakalipad papalayo. Mahal, baka naman ordinaryong ibon lang talaga yun. Eh marami talagang iba't ibang klase ng ibon dito sa probinsya. Baka hindi ka lang pamilyar sa ibon na yun kasi walang ganun sa Maynila. Tsaka huwag kang magpapaniwala sa mga aswang-aswang na yan. Di totoong may aswang. Ah, basta, natatakot ako dito.
Umalis na lang tayo kasi sa lugar na to, hindi safe ang pakiramdam ko dito. Maayos naman yung buhay natin dito eh. Subukan lang natin, mahal. Saka ipagpalagay natin na may aswang ha. Hindi naman kita pababayaan. Nandito ako para protektahan ka. Kaya wala kang dapat na ikatakot. Sir Jupiter, ilang beses raw po nilang pinag-awayan ang tungkol dito. Ayaw kasing maniwala ni Roberto sa mga sinasabi niya. Pero kumbinsido si Mercedes na may mga aswang talaga sa lugar nila. Ang hindi nila alam, isang malaking pagbabago pala ang darating sa buhay nila. Makalipas po ang 5 buwan mula nung nagtanan sila, sa wakas ay nagdesisyon na silang magpakasal. Dinaluhan ito ng mga kamag-anak ni Roberto pero wala ni isa mula sa pamilya ni Mercedes ang nangapunta. Ni hindi nga alam ng mga ito na ikakasal na siya. Napakaganda mo. Mas lalong lumutang ang iyong kagandahan sa suot mong traje de boda. Salamat po. Oh, bakit ka nalulungkot? Iniisip mo ba ang pamilya mo? Na sana narito sila upang saksihan ang isang mahalagang pangyayari sa iyong buhay? Matagal ko na pong pinutulang ugnayan namin. Ito na ang bago kong buhay at masaya na po ako ngayon. Pero mas magiging masaya po ako kung dadalo kayo sa seremonyas. Bakit ba kasi ayaw niyo sumama sa amin sa simbahan? Ko, alam mo namang ayokong pinagsusuot ako ng magagarang damit. At saka, ang dami-dami kong kailangan asikasuhin sa kusina. Baka nakakalimutan mo. Sobrang laki ng magaganap na handaan mamaya pagkatapos ng kasal ninyo. Bukas ito sa lahat ng gustong dumalo. Naku, si Aling Feli talaga. Ang daming pwedeng gumawa niyan. Pero, sige na nga, kayo na pong bahala. Sir Jupiter, normal na po sa probinsya ang isang malaking handaan na bukas para sa lahat ng gustong makisalo. At dahil kilala ang pamilya ni Roberto sa probinsya nila, marami talaga ang nagpunta. Ayon kay Lola, ang kasal ni Roberto at Mercedes na raw ang pinaka-ingranding selebrasyon na nasilayan ng kanilang maliit na probinsya. Bumaha ng pagkain at inumin. Lahat ay nagkakasiyahan. Tuwang-tuwa raw po si Mercedes sa araw na yun dahil pakiramdam niya ay lahat ng naroon ay masaya para sa kanilang mag-asawa. Pero hindi raw po niya inasahan ang sumsunod na nangyari. Ineng! Magandang hapon po. Napakaganda mo, Ineng. Tsaka kung magiging napakaganda rin ang batang dinadala mo. Po? Hinawakan raw po nito ang kanyang braso at nagtaka si Mercedes nang makaramdam ng kakaibang init na gumapang sa kanyang katawan. Kasabay po noon ay kinilabutan siya at sumama ang kanyang pakiramdam. Parang binabaliktad ang kanyang sikmura dahil dito ay umatras siya palayo sa matandang lalaki at tumakbo palayo. Mahal, saan ka pupunta? Ano nangyayari sa'yo? Maswerte ka sa iyong mapapangasawa, iho. At maswerte sa magiging anak nyo. Ano pong sabi niyo, Mang Ben? Wala. Sundan mo ang asawa mo. Kailangan kanya. Tumakbo raw po si Mercedes patungo sa kwarto nilang mag-asawa at dumiretso sa banyo. Napaluhod siya sa sahig at dire-diretsong sumuka sa itidoro. Halos inilabas na raw po niya ang lahat ng kanyang kinain. Mahal, anong problema? Masama ba ang pakiramdam mo? Diyos ko. Bakit? Kulay itim ang isinuka mo. Hindi ko alam. Mahal, natatakot ako.
Dahil malayo sila sa ospital, ang una po nilang ginawa ay pumunta sa isang albularyo. Ito raw ang madalas na ginagawa ng mga naninirahan sa probinsya nila. Naniniwala raw kasi sila sa mga herbal na gamot. At mas may tiwala rin daw sila sa mga albularyo nung panahong yon. Ayon raw sa albularyong tumingin kay Mercedes, nabati raw siya ng isang aswang. Ito raw ang dahilan kung bakit siya sumuka ng itim na likido. Nagsagawa ng ritual ang matandang albularyo. Hinuwakan nito ang kanyang sinapupunan at pabulong na bumigkas ng mga salitang hindi nila maintindihan. At ang nakakamangha, habang ginagawa nito yun ay unti-unti rin bumubuti ang pakiramdam ni Mercedes. Pagkatapos nito ay binigyan siya ng albularyo ng isang kwintas na pangontra raw sa aswang. May nakasabit doong maliit na boteng puno ng benditadong langis. Kinabukasan ay lumuwas naman po sila ng lungsod para magpatingin sa isang doktor. At dito na nga nila nakumpirma na nagdadalang tao nga si Mercedes. Kailan kaya titigil ang unos na to? Natatakot na ako. Tsaka, ang dilim dito dahil nawala ng kuryente. Gusto mo ba maglagay ako ng isa pang lampara? Hindi na, mahal. Ayos lang ako. Subukan mo matulog, mahal. Hindi maganda sa buntis na nagpupuyat. Ano yun? Parang may ingay sa baba. Imposible. Kanina pa umuwi ang mga katulong. Tsaka, ang alam ko, tulog na rin si Aling Feli. Titignan ko lang ha, dito ka muna. Sigurado ka ba? Dito ka na lang. Baka kung sino pang maabutan mo sa baba eh. Kung magnanakaw man yun, manda siya sa akin. Paano kung aswang? Susayang ka na naman eh. Wala nga aswang. Mahal, natatakot ako. Sandali lang ako, pangako. Dito ka lang muna ha. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Ilayun niyo po kami sa masasamang nilalang. Protektahan niyo po kami. Lumipas raw ang 5 minuto ay hindi pa rin bumabalik si Roberto. Nag-aalala na si Mercedes dahil baka kung ano na ang nangyari sa asawa niya. Kaya naman tinapangan na niya ang kanyang sarili. Tumayo siya at kinuha ang lampara. Susundan niya si Roberto. Bubuksan na sana niya ang pinto nang biglang marahas na bumukas ang bintana. Hinding-hindi raw po makakalimutan ni Mercedes ang kanyang nakita sa labas ng bintana. Bukod sa madilim na langit, malakas na ulan at sumasayaw ng mga punong kahoy, nakita niyang nakadungaw sa bintana ang isang babaeng hati ang katawan. Sa bogang buhok nito, kulubot ang mukha, matatalas ang mga kuko at may malaking pakpak na parang paniki. Habang sumisigaw ay hinahawakan niya ang kanyang sinapupunan. Natatakot raw kasi siya na baka kung ano ang gagawin ng manananggal sa kanyang anak. Mahal, ano nangyayari sa'yo? Ba't sumisigaw ka? May manananggal! Tulungan mo ko! Sasaktan niya kami ng anak natin! Bakit mo ba binuksan ang bintana? Hindi ako nagbukas niyan! Binuksan ang manananggal! Ba't pinagsasabi mo walang manananggal? Tsaka kung totoo mang merong aswang, sa tingin mo gagala pa rin sila sa gitna ng masamang panahon? Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Sinungaling ba ako sa paningin mo? O baka sa tingin mo nababaliw na ako? Hindi naman sa gano'n... Hindi ko to guni-guni o imahinasyon. Totoong may aswang. Totoong may nakita akong manananggal. Nagkaroon raw ng gap sa pagitan ni na Mercedes at Roberto. Halos hindi na raw niya kinikibo ang kanyang asawa. Masama raw kasi ang kanyang loob dahil ayaw sa nitong paniwalaan. Ilang beses siyang pinakausapan ni Aling Feli na kausapin niya na si Roberto. Pero ayaw niyang tuminag. Hanggang sa kumalat ang balita ng tungkol sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga buntis sa kanilang probinsya. Lahat raw ng mga ito ay natagpuang bukas ang tiyan
at wala nang lamang bata doon. Pati ang mga lamang loob ay wala na rin. Naliligo raw sa sariling dugo ang mga buntis at sobrang brutal ng pagkakapatay. Malakas raw ang paniniwala ng mga taga roon na kagagawa nito ng mga aswang. Akala ko ba hindi ka naniniwalang may aswang? Ba't ka sasali sa samahan ng mga kalalakihang tumutugi sa aswang? Sobrang brutal ng pagkamatay ng mga buntis sa lugar natin, no? Kahit gaano pa kasama ang isang tao, walang pangkaraniwang tao makakagawa sa ganong klaseng pagpatay. Naniniwala ka na sa akin ngayon? Aaminin ko, may isang bagay pa rin ang isip ko yung hindi naniniwala. Pero ayokong may pagsisihan ako, kaya kailangan ko makasiguro. Hindi ko pwedeng itaya ang kaligtasan niyo ng anak natin. Kaya gabi-gabi ako sasama sa pagtugis sa mga aswang. Natatakot ako. Ayoko ilagay mong sarili mo sa kapahamakan. Mahal, huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako. Isa pa, kumpleto ang sama namin ng mga pangontra sa aswang. Tutugisin namin sila at papatayin. Wala silang magagawa para saktan kami at ang mga mahal namin sa buhay. Dahil raw po sa insidente kung saan may nakita siyang manananggal na lumilipad sa labas ng bintana, lumipat silang mag-asawa ng kwarto. Sa baba na raw yun, malapit sa kwarto ni Aling Feli para mabilis niyang matatawag ito kung may kailangan siya. Mag-isa lang kasi si Mercedes tuwing gabi dahil nasa labas ang kanyang asawa para tugisin ang mga aswang. Isang gabi, nagising si Mercedes dahil sa isang masamang panaginip. Panaginip lang yan. Hindi ko kailangan matakot. Walang mangyayaring masama sa amin ng anak ko. Sa panaginip raw niya, tumatakbo siya sa kakahuyan habang hinahamol ng napakaraming aswang. Sa taas naman ay may nakita siyang manananggal na sinusundan siya. Napasigaw siya nang makitang tumutulo ang dugo sa kanyang binti. Nag-aalala na raw siya na baka nakunan siya. Hanggang sa bigla na lang daw siyang nahulog sa isang bangin. At bago pa man siya tuloy ang bumagsak sa baba, ay nagising na siya. Hinihingal si Mercedes at sobrang bilis ng pintig ng kanyang puso. Pero trumiple pa raw ito nang mapansin niyang dahan-dahang bumubukas ang bintana. Nakita raw po niyang nakatayo sa labas ng bintana ang matandang lalaki na humawak sa kanya nung kasal niya. Sobrang seryoso raw ng ekspresyon nito habang nakatitig sa kanya. Ilang segundo ang lumipas ay basta na lang itong ngumisi na parabang isang halimaw. Unti-unti raw umitim ang mga mata nito. Naging kulubot ang balat at nagkaroon ng matataas na kuko. Bumukas ang bibig nito dahilan para makita niya ang matatalas itong ngipin at mahabang dila. Tulong! Aling Feli! Tulungan niyo po ako! Sinubukan raw po niyang buksan ang pinto para makalabas na sa kwarto pero ayaw pong bumukas ng pinto. Para bang nakakandado. Ilang beses niya itong kinalampag pero walang nangyari. Mercedes! Ano nangyayari sa'yo? May aswang po! Tulungan niyo ako! Ayaw bumukas ng pinto! Ano gagawin ko? Diyos ko po! Tulong! Sinubukan raw lumapit ng aswang sa mismong bintana pero kaagad itong umatras. Tila ba napaso ito? May mga asin kasing nakapaligid sa may bintana. Hindi alam ni Roberto na naglagay si Mercedes ng asin doon. Alam raw kasi niya na magagamit niya ito bilang proteksyon. At hindi nga po siya nagkamali sa kanyang ginawa. Dugo! Dugo! Ang anak ko! Diyos ko, Mercedes! Ano to kong sinasabi mo? Alam, Feli, may dugo tumutulo sa binti ko! Ang anak ko! Diyos ko, ang anak ko! Hindi! Hindi! Sir Jupiter,
Nakunan si Mercedes ng gabing yon. Wala na silang nagawa upang iligtas ang bata. Tulala raw siya noon at hindi makapaniwala sa nangyari. Iyak naman daw ng iyak si Roberto nang makauwi ito at malaman ang nangyari. Pareho silang sinubukang pakalmahin ni Aling Feli, pero wala itong nagawa upang pagaanin ang kanilang kalooban. Mula noon ay tuluyan ang nagbago ang kanilang buhay. Nagkaroon ng depression si Mercedes dahil sa nangyari. Madalas raw siyang tulala at nagkukulong sa kwarto. Dinadalhan na lang daw siya ng pagkain ni Aling Feli na madalas naman niyang hindi ginagalaw. Samantala, naging obsessed naman daw si Roberto sa pagtugis sa aswang. Mas dinoble pa nito ang oras na ginugugol nito upang hulihin ang mga aswang sa kanilang lugar. Mercedes, ito na ang hapunan mo. Kainin mo ito, ha? Hindi mo kinain yung dala ko kanina. Huwag ka magpapagutong pakiusap. Makakasama yan sa kalusugan mo. Hindi naman po ako nagugutom. Isa pa, wala na po akong dahilan para alagaan ang sarili ko. Wala na ang anak ko. Ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Aling Feli, kayo na po munang bahala dito, ha. Alis na po ako. Baka naman gusto mong magpahinga muna. Gabi-gabi kang umaalis kasama yung grupo mong tumutugi sa aswang. Roberto, baka magkasakit ka niyan. Ayoko pong magsayang ng oras, Aling Feli. Gagawin ko po yung lahat para mahanap ang aswang na yan. Uubusin namin ang lahi nila. Pag-iiganti ko ang ginawa nila sa anak namin. Naiintindihan ko naman ang pinanggagalingan mo, pero nag-aalala lang ako para sa kalagayan mo. Huwag po kayo mag-alala. Kaya ko pong sarili ko. Pakibantayan na lang po ang asawa ko. Sir Jupiter, tanggap na raw ni Mercedes na ganun na ang magiging buhay nilang mag-asawa. Habang buhay niyang ipagluluksa ang pagkawala ng kanilang anak. Samantala, habang buhay rin itong tutugisin ang mga aswang. Yun ang akala niya. Wala raw siyang kaalam-alam na may mas malaking unos pa pala ang darating sa buhay nila. Bigla na lang daw pong nanghina si Roberto. Halos hindi na ito makatayo. May kung ano-anong mga tumubo sa katawan nito. Naging kulubot ang balat ng kanyang asawa at nagkaroon ng mga sugat at pasa na hindi nila may paliwanag. Nakaratay na ito sa higaan at nahihirapang magsalita dahil madalas itong hinihingal. Pinatingnan na raw nila ito sa doktor pero hindi rin matukoy ng mga ito kung ano ang sakit ng kanyang asawa. Kung ano-anong tests ang isinagawa. May mga ipinainom ring gamot pero wala naman daw epekto yun. Imbes na bumuti ay lalo pang lumala ang kondisyon ng kanyang asawa. Hanggang sa isang gabi, nakagawa raw si Mercedes ng isang desisyon na habang buhay niyang pagsisisihan. Aling Feli, ba't gising pa kayo? Alas 10 na po ng gabi, ha. Hindi po ba kayo makatulog? Magpapahinga na rin ako mamaya. Ay, ikaw, bakit gising ka pa? Pinainom ko po ng gamot si Roberto. Naniniwala ka pa rin pala na may magagawa ang mga gamot upang pagalingin siya? Nawawala na nga rin po ako ng pag-asa, eh. Ano po bang magagawa ko? Sa Diyos at sa gamot na lang ako pwedeng kumapit, eh. Sa bagay. Ano po yung pinapahid niyo sa katawan niyo? Ah, langis ito na nakuha ko sa kakilala kong albularyo. Alam mo ba, hindi ko na dapat sabihin sa ito kasi baka hindi ka naman naniniwala sa mga ganitong bagay. Pero may nakuha kong isang mabisang gamot na tiyak ko makapagpapagaling kay Roberto. Talaga po? Inilabas raw po ni Aling Feli mula sa bulsa nito ang isang kwintas. Nakasabit raw sa kwintas ang isang maliit na boteng may lamang kulay berdeng likido. Pinagmasdan raw ito ni Mercedes. Nahiwagaan at hindi maipaliwanag.
kung ano ito. Ang likidong yan ay katas ng isang halamang gamot. Pinaniniwala ang may halo itong laway ng Harimundon. Laway ng Harimundon? Eh, hindi na yun mahalaga. Ang importante, gagaling ng asawa mo. Ang kailangan mo lang gawin, ihalo ang likidong ito sa anumang inumin niya. Pero... Iilan na lang ang natitirang ganito, Mercedes. Kung alam mo lang kung gaano to kahirap hanapin, papalagpasin mo pa ba ang pagkakataong ito? Dala na rin daw ng desperasyon ay tinanggap ni Mercedes ang kwintas. Kahit maraming tanong sa isip niya, kumapit na raw siya sa patalim. At pikit-matang ginawa ang isang bagay nang hindi iniisip kung ano ang idudulot nito sa kanila. Agad raw po siyang kumuha ng isang basong tubig at hinalo doon ang likidong nasa loob ng maliit na bote. Pagkatapos ay sinamahan siya ni Aling Feli sa kwarto nila ng kanyang asawa. Sige pa mahal, inumin mo pa, ubusin mo. Sa wakas gagaling ka na. Dahan-dahan lang. Ayan, malapit mo nang maubos. Sa bisa ng kapangyarihan ng Harimundon, magaling ka na, Roberto. Ito na ang simula ng bago mong buhay. Bakit po parang walang nangyayari? Pigyan mo lang siya ng konti pang oras. Makikita mo, babalik rin ang sigla niya. Hindi raw po umalis si Mercedes sa tabi ni Roberto. Buong gabi niya itong binantayan. Sinubukan niyang manatiling gising upang makita kung gagana ba ang ipinainom niya dito. Pero dala na rin daw ng pagod. Hindi niya namalayang nakatulog pala siya. At kinabukasan, laking gulat raw niya sa bumungad sa kanya. Magandang umaga, mahal. Mahal? Nakakatayo ka na? Hindi lang basta nakakatayo. Nakakalakad at nakakatakbo na rin ulit ako. Sa katunayan, parang mas sumigla pa nga ako eh. Hindi ko may paliwanag ang lakas na nararamdaman ko ngayon. Wala na rin yung mga sugat at kulubot mo sa katawan. Oo nga, mahal eh. Alam mo, hindi ako naniniwala sa milagro. Pero wala akong ibang masabi dito sa nangyari sa akin. Kung ano man yung pinainom mo sa akin kagabi, ang laki nang naitulong nung parang gumaling ako. Salamat sa inyo ni Aling Feli, mahala. Sir Jupiter, dapat raw ay matuwa siya dahil sa wakas ay gumaling na ang kanyang asawa. Pero ang hindi niya maintindihan, bakit ang bigat ng pakiramdam niya? Bakit parang may mali? Kaya naman po kinagabihan ay kinausap niya si Aling Feli upang humingi ng paliwanag. At ang kasagutang nakuha niya mula dito ang gumuho sa kanyang mundo. Aswang? Ginawa mong aswang si Roberto? Hindi ako, kung hindi ikaw. Ginawa mong aswang ang asawa mo. Ginawa mong kailangan mong gawin upang iligtas siya. Anong ibig niyong sabihin? At saka, ano ba yung Harimundon? Isa itong mataas na uri ng aswang. Pinaniniwala ang nagmula ito sa mga sinaunang kadatuan. Kaya naman, pinaniniwala ang mas puro at mas malakas ang dugo ng isang Harimundon. Sa katunayan, kaya nitong makapanghawa ng isang tao sa pamamagitan lamang ng laway nito. Niluloko niyo ko. Nasa bingit ng kamatayan si Roberto. Kung hindi mo ginawa ang ginawa mo kagabi, maaaring bukas makalawa, wala ng asawa mo. Mahalaga sa akin si Roberto. Itinuturing ko siyang para ng tunay kong anak. Kaya hindi ako makakapayag na mamatay siya. Pero sa ginawa mo, para mo na rin siyang pinatay. Itinapon mo ng kaluluwa niya sa impyerno. Sino ka para mang husga? Wala kang alam sa buhay naming mga aswang. Aswang ka? Oo.
pati na rin ang mga katulong sa bahay na ito. At ilan pang mga tao sa probinsyang ito. Oo, Mercedes. Aswang ako. At ang aswang na to ang nagligtas sa buhay ng asawa mo. Hindi man namatay ang kanyang asawa, mas naging miserable naman tao ang buhay nila. Sir Jupiter, tuwing kabilugan ng buwan kasi ay nagiging aswang si Roberto at kailangan itong kumain ng tao. Dahil kung hindi, manghihina ito at muling babalik ang malubhang sakit. Ayaw namang palabasin ni Mercedes ng bahay ang kanyang asawa dahil natatakot siya para dito at sa mga pwede nitong gawin. Ayon kasi kay Aling Feli, ang mga bagong aswang raw ay hindi pa kayang kontrolin ang kanilang sarili at ang iba ay kumikilos nang hindi nag-iisip. Kaya naman pagkabilugan ng buwan, ikinukulong nila ito sa bodega at iginagapos. At siya naman mismo ang kumukuha ng tao na ipapakain niya dito. Sige, Roberto! Kumain ka pa! Huwag kang tumigil! Magpakabusog ka! Kailangan mo yan upang lumakas! Hindi ko kayang panoorin to! Masasanay ka rin. Pinapatay ako ng konsensya ko, Aling Feli. Gumawa ako ng inosenteng tao para ipakain sa aswang. At ang aswang na tinutukoy mo ay ang asawa mo. Hanggang kailan ko gagawin to? Hanggat gusto mong mabuhay ang asawa mo. Diyos ko, Aling Feli, paano ako umabot sa impyernong to? Minsan, kailangan nating tiisin ang impyerno kung gusto nating iligtas sa mga taong mahalaga sa atin. Ginawa mo ang tama, Mercedes. Dahil po sa mga nangyari ay nagdesisyon si Mercedes na palabasing namatay ang kanyang asawa dahil sa isang malubhang sakit. Ikinagulat raw ito ng mga tao sa kanilang probinsya. Marami kasi ang nagmamahal kay Roberto sa kanila. Kaya hindi na nakakagulat na maraming nagpunta sa lamay. Pati ang mga kamag-anak ni Roberto ay naroon. Ano itong ginawa niyo? Bakit? Akala ko ba ayaw mong lumabas ng bahay ang asawa mo? Sabi mo, walang pwedeng makaalam ng nangyari sa kanya. Kung hindi ay siguradong papatayin siya ng mga dati niyang kasamahan na nanguhuli ng mga aswang. Pero hindi ko sinabing palabasin yung patay na ang asawa ko. Ito lang ang tanging paraang naisip ko. At maniwala ka, ito ang pinakamabuti nating gawin. Mabuti na lang at hindi sila nagtaka kung bakit nakasara ang kabaong. Kasi kung may kahit isang magtangkang buksan yan, malalaman ng lahat na walang lamang bangkay ang kabaong na yan. Hinahan mo ang boses mo. Tsaka, sinabi ko sa kanila na huling-hiling ito ni Roberto bago siya namatay. Ayaw niyang makita ng mga taong nangungulubot ang itsura niya na puno ng mga sugat at pasa. Gusto niyang maalala siya ng mga tao bilang isang malusog at malakas na si Roberto. Sa bagay, hindi na rin nakakapagtaka na napaniwala mo siya. Magaling ka dyan eh. Kaya nga nagawa mo kong linlangin, di ba? Masyadong matalas ang dila mo. Baka nakakalimutan mo kung gaano kalaking bagay ang nagawa ko para sa inyong mag-asawa. Nasaan si Roberto? Siniguro kong walang makakakita sa kanya. Nasa loob siya ngayon ng bodega. Puntahan mo kung gusto mo. Sir Jupiter, mula raw noon ay kinukulong na nila si Roberto sa loob ng kwarto nito. At tuwing kabilugan ng buwan ay dinadala nila ito sa bodega upang igapos. Papakawalan lang ito pag may dala na silang tao na pwede nilang ipakain dito. Ang tagal mo. Bakit
Ayun pala, kanina pa gutom na gutom si Roberto. Hinaan niyo ang boses niyo. Baka marinig kayo ng lalaking dala ko. Bakit kasi kailangan sa kabilang bahay ka pa kumuha ng ipapakain sa asawa mo? Ang dami-dami namang tao na malapit sa atin. Mas madali tayong mabibisto kung dito tayo kukuha ng mga tao. Mag-isip ka nga. O siya, sige. Bahala ka na sa diskarte mo. Basta't bilisan mo na. Dalhin mo na yan sa asawa mo. Ano nga ulit yung pangalan mo? Albert? Halika na. Pasok na tayo sa kwarto ko. Sabik na ako sa'yo eh. Sir Jupiter, naging routine na raw para kay Mercedes ang pagkuha ng lalaki tuwing kabilugan ng buwan. Hindi siya nahihirapan dahil sa angkin niyang ganda. Madali siyang nakakapang-akit ng mga lalaki. Dinadala niya ang mga ito sa mansyon at pinapaniwalang gusto niyang makipagtalik. Pero walang kaalam-alam ang mga lalaking ito na gagawin lang pala silang pagkain ng aswang. Mula raw noon ay naging tila sunod-sunuran na siya kay Aling Feli. May mga isinasagawa raw itong ritual bago pakainin ng tao si Roberto upang mas lumakas pa ang pangangatawan nito bilang asawa. Lahat ng ipinapagawa ni Aling Feli kay Mercedes ay ginagawa niya kahit labag sa kanyang kalooban. Hanggang sa lumipas na ang maraming taon ay ganun pa rin ang ginagawa nila. Anong ginagawa mo? Nagro-rosaryo. Anong nakakatawa? Sa tingin mo ba mapapatawad ka pa ng Diyos sa mga kasalanan mo? Walang magagawa ang pagro-rosaryo mo. Pati ang pagiging aktibo mo sa simbahan, wala nang magagawa. Nakaapak na ang kaliwang paa mo sa impyerno, Mercedes. Paano mo naman nasabi yan? Diyos ka ba? Ikaw bang huhusga sa kaluluwa ko pag namatay na ako? Pagchichismisan ka ng mga tao. Aktibo ka nga sa simbahan, pero napakasama naman ang ugali mo. Wala kang preno kung manglait sa kanila. Araw-araw mong pinamumuka sa kanila, nahampas lupa sila sa paningin mo. Bakit? Totoo naman ah. Mga wala silang silbi. Sabihin mo sa akin kung sino nagchichismis sa akin at parurusahan ko. Dahil raw sa mga pinagdaanan niya sa mga nakalipas na taon, tuluyang nagbago si Mercedes hanggang sa kanyang pagtanda. Nawala na raw ang lahat ng kabutihang meron siya. Hindi lang siya basta nagsusungit, talagang hinahamak niyang pagkatao ng mga nakakasalamuha niya. Napansin na rin pala nilang iba't ibang mga lalaking dinadala mo dito sa bahay. Alam mo ba kung anong tawag nila sa'yo? Ano? Matantang matrona. Tumigil ka, Aling Feli. Wala kang karapatang pagtawanan ako. O bakit nangingilid ang luha mo? Nasaktan ka ba sa sinabi ko? Huwag mong masyadong dibdibin, Mercedes. Hindi mo naman sila masisisi kung ganito ang tingin nila sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nasadlak sa ganitong klaseng buhay, kaya wag na wag mo kong pagtatawanan. Sir Jupiter, gusto na raw sumuko ni Mercedes sa klase ng buhay na meron sila. Pero hindi rin naman niya kayang sukuan ang kanyang asawa. Ang hindi raw niya alam, maski pala si Roberto, ay pagod na. Ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ako nagsasakripisyo ng galito para lang sukuan mo ang buhay mo. Mahal, ang laki na ng kasalanan natin sa Diyos. Buhay nga ako pero hindi naman ako makalabas ng bahay. Ang alam ng lahat, patay na ako. At tuwing bumabalik ako sa pagiging tao, mula sa pagiging aswang, para akong pinapatay ng konsensya ko. Lagi ko naiisip ang mga taong pinatay ko para lang mabuhay. Hindi ganitong klase ng buhay ang gusto ko para sa akin. Para sa atin. Alam ko. Pero may magagawa pa ba tayo? Gusto ko nang itigil to. Ayoko na maging aswang. Wala akong pakialam kahit na mamatay pa ako.
Kinabukasan raw ay kinausap ni Mercedes si Aling Feli upang hingin ng tulong nito. Pero naggalit lang daw ito sa mga sinabi niya. Isang biro ba ang tingin nyo sa pagiging aswang? Ganun-ganun na lang? Porkit natulungan na namin kayo, basta na lang kayong aatras? Matagal na panahon na rin namin tong tinitiis. Maawa naman kayo sa aming mag-asawa, tulungan nyo naman kami. Kailangan niyang mamatay kung ayaw niyang maging aswang. At mamamatay lang siya kung merong isang tao na handang kunin ang pag-aswang niya. Isang tao malapit sa kanya. Ano? At sa kaso ni Roberto, ikaw yun. Kailangang ipasa niya sa'yo ang pagiging aswang. Gulong-gulo raw ang isip ni Mercedes ng mga panahon na yun. Gusto niyang tulungan ang kanyang asawa, pero hindi rin naman niya kayang maging aswang. Alam ko, pero hindi ko kayang maging aswang. May isa pang paraan. Ano yun? Patayin mo ako. Ano? Asin, bawang, bakal na krus. Dalin mo ang mga yan sa susunod na kabilugan ng buwan. Hindi. Kung hindi mo kaya maging aswang, dapat makaya mong patayin ako. Ito lang ang tanging paraan na naiisip ko, mahal. Mag-asawa tayo. Paano ko magagawang patayin ang lalaking mahal ko? Dahil ikaw lang makakatulong sa akin. Nagmamakaawa ako sa'yo, tulungan mo akong putulin ang sumpang to. Ilang beses raw pong pinag-isipan ni Mercedes kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi niya kayang sundin ang utos ng kanyang asawa. Pero alam niyang ito ang tama. Ayaw na rin kasi niyang mas pahabain pa ang paghihirap nito at hindi na rin kaya ng konsensya niya ang mga ginagawa niya. Bilog ang buwan mamayang gabi. Kailangan mong pumunta sa kabilang bayan at kumuha ng makakain ni Roberto. Alam ko. Aalis ako mamaya. Napag-isipan mo na ba ang tungkol sa pinag-usapan natin? Kung gusto talaga ni Roberto na itigil ng pagiging aswang. Hindi ko kaya. Kung ganon, ituloy mong pagiging aswang ng asawa mo. Pwera na lang kung may mahahanap kang kamag-anak niya na handang tumanggap ng kanyang pagiging aswang. Hindi pwedeng malaman ng pamilya niya ang totoo. Isusumpa nila ako. Ibig sabihin, wala tayong ibang magagawa kundi ipagpatuloy ang ginagawa natin. Kaya mo ito, Mercedes. Ngayon ka pa ba susuko? Ang tagal na natin itong ginagawa. Kinakain ako ng konsensya ko. Walang maitutulong ang konsensya mo upang buhayin ang asawa mo. Mag-isip ka. Huwag mong pairalin ang puso mo. Sinadya raw ni Mercedes na itago kay Aling Feli ang tungkol sa plano nilang mag-asawa. Alam raw kasi niyang tututol ito at hindi nila alam kung anong pwede nitong gawin upang pigilan sila sa kanilang plano. Walang kahit sinong pwede makaalam ng plano natin, lalo na si Aling Feli. Alam kong ayaw niyang maputol ang sumpang to. Bakit? Dahil gusto niya yung pakiramdam na kontrolado niya tayo. Alam ko na balang araw ikaw yung ipapalit niya sa akin. At hindi ako papayag na maranasan mong nararanasan ko ngayon. Kahit anong mangyari, hindi kanya pwedeng gawing aswang. Natatakot ako sa plano natin. Mas marami na tayong mga nakakatakot na bagay na hinarap. Kung nakaya natin mga ngayon, mas makakaya natin to. Panahon na para tapusin ang kadilimang to. Kinahapunan ay umalis raw po si Mercedes at pinalabas na kukuha siya ng taong ipapakain kay Roberto. Pero ang totoo, hinanda lang niya ang mga bagay na kailangan niya. Bumili siya ng bawang at asin, dumaan rin siya sa simbahan at bumili ng isang benditadong crucifix. Nagdasal na rin daw siya upang humingi ng lakas sa Panginoon. Bago umalis ay naisipan rin po niyang mag
umpisal. Padre, masyadong malaki ang kasalanan ko sa Diyos. At sa totoo lang, nahihiya ako tuwing nagsisimba ako. Pakiramdam ko, wala akong karapatang humingi ng kapatawaran sa Kanya. Nabubuhay ako sa dilim. At ako rin ang dahilan ng paghihirap ng asawa ko. Marami akong taong dinamay sa maling desisyon ko sa buhay, pero Padre, handa na po akong itama ang mga pagkakamali ko. Mahirap pero kakayanin ko. Gagawin ko na ang tama. Gabi na raw nung makauwi sa bahay si Mercedes. Bilog na bilog ang buwan. Pagkapasok lang niya sa sala ay rinig na raw niya ang malakas na ingay ni Roberto mula sa bodega. Napalunok si Mercedes at huminga ng malalim. Narito na siya at buo na ang kanyang pasya. Wala na itong atrasan. Mahal, nandito na ako. Bakit ang tagal mo? Kanina pa nagugutom ang asawa mo. Nasaan ang taong? Bakit may dala kang krusipiho? Nababaliw ka na ba? Gusto mo ba kaming mamatay? Ilayo mo yan! Sa gabing ito, puputulin ko na ang sumpa. Pagkasigaw ni Aling Feli ay tila otomatikong nagsipasukan sa bodega ang mga kapwa nito aswang. Nasa limang aswang raw ang dumating at pinalibutan siya. Tumalim ang mga mata ni Aling Feli. Humaba ang mga kuko. Naging kulubot ang balat at nakakapanindig balahibo ang hitsura. Hindi raw napigilan na Mercedes na matakot sa nangyayari. Pero hindi naman daw siya kayang lapitan ang mga aswang dahil sa hawak niyang crucifix. May pahungat asin ang bulsa niya. Pagkatapos ko kayong tulungan ang asawa mo, ito pang igaganti mo sa akin, hayop ka! Ikaw ang hayop, Aling Feli! Sinadya mo ang lahat ng to. Kasalanan mo kung bakit nagkaganito ang buhay namin! Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko. Wala kang karapatang husgahan ako. Gusto mong maging aswang si Roberto para maging sunod? Sunuran mo kami! Demonyo ka! Masama bang bigyan ng hustisya ang nangyari sa akin? Gusto ko lang magigante. Gusto ko lang na maramdaman nila ang sakit na naramdaman ko. Anong sinasabi mo? Ginamit ng walang hiyang ama ni Roberto ang pagkababae ko. Talaga pa ako noon. Pinaibig niya ako. Ang sabi niya wala na raw siyang nararamdaman para sa ina ni Roberto. Makikipaghiwalay raw siya dahil ako raw. Ako raw ang mahal niya. Naniwala naman ako. Inayaan ko siyang bulagi ng isip ko. Pero nung nabuntis ako, ayaw niyang akuin ang batang dinadala ko. Nakipaghiwalay siya sa akin at tinakot ako na kapag nagsumbong raw ako sa asawa niya, gagawin niyang impyerno ng buhay namin ng pamilya ko. Natakot ako. Kasi alam ko kung anong kayang gawin ng mga mayayamang katulad nila. Kaya si Roberto ang ginamit mo para makagante? Itinuon ko ang atensyon ko sa pagtatrabaho. Para kahit paano eh, makalimutan ko ang galit at lungkot ko. Nagdoble kayod ako. Bukod sa pagiging katulong, nagtrabaho din ako sa palengke. At dahil sa sobrang pagod, nakunan ako. Wala sa akin ang anak ko. Kaya ba hinayaan mong makunan ako nun? Oo, Aling Feli, alam ko na sinadya mong hindi buksan ang pinto nung gabing yun. Ginusto mong makunan ako. Kailangan maramdaman din ni Roberto ang naramdaman kong nung nawala sa akin ang anak ko. Wala na ako sa tamang pag-iisip nun. Nalunod na ako sa kamisirablihan. Isang linggo mula nung araw na nakunan ako,
nalaman ko mula sa aking ina na nanghihina na raw ang tiyuhin ko na isang aswang. Pinagbawalan niya akong pumunta sa tiyuhin ko dahil baka raw kumbinsihin ako nito na tanggapin ang pagiging aswang. Pero nagpunta ka pa rin. Tama ka. Pinuntahan ko ang aking tiyuhin at tinanggap ang pagiging aswang. Gusto ko siyang tulungan na matapos ng kanyang paghihirap. Pero higit sa lahat, gusto kong maging aswang para makapaghigante. Pero ang ama niyang may kasalanan sa'yo. Bakit kay Roberto ka naghihigante? Dahil doble ang sakit pag anak mo na ang nahihirapan. Kung alam mo lang kung gaano ako kasaya nang makita ang paghihirap sa mukha ng kanyang ama. Alam niya ang nangyayari kay Roberto? Alam niya. Alam na alam niya. Pinagbabawalan ko siyang bumalik dito. At pinalaan ko siya na kapag may ginawa siya na magiging sagabal sa plano ko, ako mismo ang papatay sa pinakamamahal niyang anak. Hayop ka! At ngayon, ikaw naman ang nagiging sagabal sa plano ko. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Laking gulat daw po niya nang bigla nitong pakawalan si Roberto. Pagkatapos ay umakto raw itong susugurin siya. Pabuti na lang daw at hindi tutuluyang makalapit dahil sa dala niya. Nakakapangilapot daw tingnan ang mga aswang na nakapalibot sa kanya. Kasama na dito ang kanyang asawa. Nakabukas raw ang bibig ng mga ito at tumutulo pa ang laway. Tila ba gustong gusto siyang kainin. Dahan-dahan umatras si Mercedes palabas ng bodega. Dala niya pa rin ang crucifix na nagsilbing pananganya sa mga ito. Roberto, kainin mo ang walang kwenta mong asawa. Huwag kang makinig sa kanya. Labanan mo ang sumpang tumahal. Labanan mo! Hindi mo madidiktahan ang isang aswang. Tanggapin mo na ang katotohanan. Sumuko ka na, Mercedes! Mabilis raw pong tumakbo si Mercedes. Hinabol siya ng mga aswang pero sa tuwing nakakalapit ang mga ito ay agad ring umaatras pag hinaharap niya sa mga ito ang dala niyang crucifix. Pakiramdam raw ni Mercedes ay hindi niya magagawa ang plano nila ng kanyang asawa sa gabing yun. Masyado raw kasing marami ang mga aswang na nakapaligid sa kanya. Hindi niya alam kung paano lalabanan ang mga ito. Ang plano raw sana niya ay tumakbo na muna palayo. Pagkatapos ay mag-iisip muna siya ng plano bago bumalik sa mansyon. Pero habang tumatakas ay nakita niya ang isang drawer sa may sala. Naalala niya ang isang bagay na nilagay niya doon na sigurado siyang makakatulong sa kanya. Mga kasama, patayin ang babaeng yan! Dahan-dahang umatras si Mercedes palapit sa drawer. Naging alerto raw po siya dahil hindi niya alam kung anong posibleng kagawin ng mga aswang. Mabuti na lang at nakalapit siya agad sa drawer pagkatapos lang ng limang hakbang. Kaagad raw niya itong binuksan at inilabas mula doon ang isang holy water. Kita raw niya ang gulat at takot sa mukha ng mga aswang nang makita kung ano ang inilabas niya. Walang iya ka! Katapusan niyo na! Wag! Sa kapangyarihan ng Panginoong may kapal, isinusumpa ko ang lahi niyong mga aswang! Tama na! Tumigil ka na! Tapos ng pagmamanipula mo sa amin! Pinuputol ko na ang sumpang to! Hindi mo na kami magagamit sa kasamaan mo! Sir Jupiter, nakita raw niya kung paanong nasunog ang mga aswang sa bawat pagsaboy niya ng holy water sa mga ito. Pinagmasdan niya kung paano naging abo ang mga aswang at tuluyang naglaho. Hayop ka! Pagbabayaran mo to! Si Alin Feli raw ang huling naging abo sa mga ito. Nakahinga ng maluwag si Mercedes nang tuluyan na itong mawala. Pagkatapos noon ay hinarap niya ang kanyang asawa. Sinadya niyang huwag muna itong sabuyan ng holy water.
dahil hindi pa niya kaya. Mahal! Tapos na! Wala na si Aling Feli. Kailangan ko nang gawin na ng pagkasundoan natin. Patawarin mo ko. At dinala kita sa ganitong klaseng buhay. Dahil sa sobra kong pagmamahal sa iyo at dahil sa ayokong mawala ka sa akin, kumapit ako sa patalim. Pero maniwala ka, hindi ko ginustong umabot tayo sa ganito. Paalam, mahal ko. Patawarin mo ko. Patawad. Mahal na mahal kita. Habang napapaso si Roberto sa Holy Water, ay itinurok raw ni Mercedes sa dibdib nito ang crucifix. Napasigaw ng sobrang lakas ang kanyang asawa. Mabilis raw po itong nasunog, naging abo, at tuluyang naglaho ng tangayin ng isang malakas na hangin. Mag-isa na lang si Mercedes sa loob ng bahay. Umiiyak pa rin siya sa sobrang sakit ng mga nangyari. Napaluhod na lang daw po siya sa sahig at sumigaw ng sobrang lakas. Alam niyang ginawa niya kung ano ang tama. Pero sobrang bigat daw ng kanyang loob ng mga oras na yon. Patawad! Patawarin mo ko, Mahal! Diyos ko, patawarin niyo po ako! Sir Jupiter, ayon sa kwento ni Lola, bigla na lang daw naglaho si Mercedes pagkatapos noon. Wala raw nakakaalam kung anong nangyari dito at kung saan ito nagpunta. Halos wala rin daw may alam ng katotohanan. Puro haka-haka lang ang kumalat kung anong totoong nangyari sa pamilya nila. Nagtaka lang daw ang mga tao kung bakit nawala si Mercedes at pati na rin si Aling Feli. Pero la, kung wala talagang nakakaalam ng katotohanan, paano niyo po nalaman ang lahat ng ito? Sino po ang nagkwento sa inyo? Bakit parang alam niyo po ang lahat ng detalye? Parang kilalang kilala niyo po si Mercedes. Oo naman po. Paano ko siyang hindi makikilala? Ako at si Mercedes ay iisa. Sobrang gulat ko po sa sinabi ni Lola, Sir Jupiter. Hindi ako makapaniwala na ang Mercedes sa kanyang kwento ay siya pala. Hindi ko nga napansin na may pagkakahawig ang kanilang pangalan. Lola Mercy kasi ang pangalan ni Lola. Malapit na malapit sa Mercedes. Pero ni hindi ko ito napagtunan ang pansin dahil masyado akong nakafocus sa kwento niya. Ayon kay Lola, pagkatapos raw ng lahat ng nangyari, bumalik raw siya ng Maynila upang magsimula ng panibagong buhay. Hindi pa rin daw siya bumalik sa kanyang pamilya at ni hindi siya sigurado kung buhay pa ang kanyang ama. Sa halip ay nagtayo siya ng negosyo gamit ang perang naitabi niya. Nagpagawa siya ng mga paupahang kwarto at maliit na tindahan. Ito raw ang naging source of income ni Lola. Pagkalipas ng ilang taon ay nag-ampon rin daw siya ng dalawang batang lansangan. Ang mga batang yun daw ay ang mama ko at ang mama ng pinsan kong si Ate Rosalie. Dahil po sa kwento ni Lola Mercy ay napatunayan kong marami pala talagang bagay sa mundo natin ang mahirap paniwalaan. Walang siguradong eksplanasyon pero totoong nangyayari.
Dahil dito ay nabuksan ang isip ko sa katotohanang may mga aswang bala talaga. Niyakap ko po si Lola at nagpasalamat sa tiwalang ibinigay niya sa akin para ikwento ang kanyang karanasan. Hindi madali ang kanyang pinagdaanan, pero hanga po ako sa kanyang tatag. Sa mga kapwa ko listeners ng kwentong takipsilim, meron po ba kayong karanasan sa mga aswang? Higit sa lahat, naranasan niyo bang magkaroon ng kamag-anak na may lahing aswang? Paano niyo po dinil ang ganitong sitwasyon? Natakot ba kayo sa kanila o mas nanaig ang pagmamahal niyo? Good evening, Sir Jupiter. Gusto ko pong batiin lahat ng mga nakikinig ngayon sa YouTube channel ninyong Kwentong Takipsilim. Lalong-lalo na sa mga tulad kong teacher dyan na napakahilig makinig at manood ng mga horror stories at movies. Ako po si Teacher Abby. Isa po akong dating elementary teacher sa isang public school sa isang malayong probinsya. Bukod sa pagiging advisor at teacher sa English, nagtututor din po ako minsan sa mga batang may kakaibang pangangailangan at atensyon. Naging tutor po ako sa special education o SPED ng paaralan namin, kung saan ang tinututor ko ay mga batang may kakaibang kakayahan. 25 years old lang po ako nang mangyari sa akin itong karanasan kong kababalaghan. Mahirap ipaliwanag at patunayan. Pero naranasan ko talaga ang kakaibang kwentong isishare ko ngayon sa inyo. Alright class, that's it for today. I hope to see you all tomorrow. Goodbye class! Goodbye Miss Halili! Goodbye! Pagkatapos ng regular class ko noon ay pupunta na ako sa kabilang building kung saan naghihintay sa akin si... Sancho, good afternoon. Good evening, ma'am. Tanghali pa lang, Sancho. Lunch break na nga namin eh. Pero dahil special ka sa akin, mamaya na lang ako magla-lunch kasi alam ko... Hindi ka hirap. Ha? Huh? Mabigat. Palagi mo akong tinatanong ng mga bagay na ganyan. Mabaho. Mabaho ba si Teacher Abby? Pangit. Ako? Nakakadiri. Wow, Sancho, na-offend na si Teacher. Kayang-kaya ba? Lahat naman kinakaya ko. Okay. Pinaka-weird sa lahat ng natututoran ko si Sancho, Sir Jupiter. Ipinakiusap lang siya sa akin ang principal namin na tutukan kong maigi. Dahil bihira daw ito magsalita sa bahay nila. Kaya naisipan ng parents ni Sancho na kumuha ng English o Filipino teacher na magtututor sa kanya. Okay, Sancho, upo ka na sa gitna.
I want you to copy the words I will write on the board, okay? Okay. After copying the English words, I want you to translate it one by one into Filipino. For example, dog. What is dog in Filipino? Shh. Teacher, wag ka maingay. Malakas ba ako masyado magsalita, Sancho? Tanungin mo siya. Itinuro ni Sancho ang pintuan ng classroom na nasa malayong kaliwa ko. Wala naman akong nakitang tao. Pero panay ang titig niya doon. Sancho, ano ang kinukopya mo sa pintuan? Hindi sumagot si Sancho. Panay lang ang drawing niya. Lumapit ako sa kanya at kinuha ang papel na dinudrawingan niya. Patingin nga niyan? Ano to? Drawing? Sa drawing ni Sancho, obvious na ako ang inisketch niya na nasa gitna ng teacher's table. At malinaw na malinaw din na may batang babae na nakasuot ng mahabang pantulog na nakatakip ang buong mukha hanggang bewang ng mahabang itim na buhok. Sancho, sino tong nasa drawing mo? Mahilig ka siguro sa horror movies, no? Anong horror? Si Sada ko ba itong batang babae? Kilala mo dapat yan. Focus ka muna sa lesson natin today, okay? Okay. Oh, shoot. Brown out na naman. Palagi na lang brown out dito sa atin kapag tanghali. Sancho, okay lang ba kung magla-lunch muna ako? Kukunin ko lang yung baon ko sa kabilang building. Tapos sabayan mo akong kumain ng tapa at hotdog. Okay lang? Nakikinig ka ba, Sancho? Drawing ka na naman ng drawing dyan. Are you paying attention to me? Nako, ano ba naman yan? Naiwan ko yung payong ko sa faculty. Mababasa na ako nito ng ulan malamang. Hindi ka mababasa, teacher. Bakit mo naman nasabi, Sancho? Tingnan mo! Halos ingudngud ni Sancho ang puting papel na may drawing niya sa mukha kong may lina. Hindi ko naiwasan ang hindi mapatalinang makita ko ang sarili ko sa drawing niya na may nakapasan na batang babae sa mga balikat ko. Yung babaeng mahaba ang buhok sa una niyang drawing na sa mga balikat at ulunan ko na. Yapos-yapos ang buong ulo at mukha ko. Hindi ka mababasa, teacher. Hindi siya papayag. Sancho, magmula ngayon, ayoko na ng mga ganitong drawing habang nasa special class ko ikaw, ha? Mag-focus ka sa pag-aaral mo, wala ka sa mape. Akin na tong papel na to. Okay po, Teacher Abby. See you soon. Ingat kayong dalawa. Para akong baliw na tumakbo sa ilalim ng ulan, bitbit ang drawing ni Sancho, Sir Jupiter. Kinuha ko agad ang bag ko sa faculty room at kumaripas ng takbo sa bahay namin.
Abby! Ma! Mabuti at nagdala ka ng payong. Naiwan ko nga yung payong ko eh. Kala ko, dala ko sa school. Kaninong payong ang ginamit mo? Nangilabot ako nang makita ko ang blouse at buhok ko na tuyong-tuyo, Sir Jupiter. Umalingaw-ngaw sa utak ko ang boses ni Sancho. Hindi ka mababasa, teacher. Hindi siya papayag. Magpalit ka na ng uniforme mo. Kakain na tayo ng hapunan. Masarap na sa bawang niluto ko. Sige po, ma. Sandali lang. Pagpasok ko ng kwarto, pundido ang ilaw. Napilitan akong magsindi ng kandila pansamantala. Malakas at nakabibingi ang kulog sa labas. Nagdulot ito ng kakaibang pakiramdam sa akin. Pumunta ako sa aparador ko at binuksan ito. Ay! Ay, Diyos ko! Nagulat ako. May lumang box na nalaglag mula sa itaas ng aparador. Kumalat ang mga laman ito sa sahig. Dahil sa sobrang dilim, hindi ko na napansin pa ang laman ng lumang kahon. Isinara ko ang aparador at hinubad ang blouse ko. Pagkahubad na pagkahubad ko ng blouse ko, napatili ako ng malakas, Sir Jupiter, nang makita ko sa salamin ang batang babaeng kamukha ni Sadako. Sadako na nakakarga sa mga balikat ko. Namumutla ang mukha nito. Napayakap ako ng mahigpit sa Mama Sol ko, Sir Jupiter. May bata! Bata? Batang babae! Nakapantulog na puti. Mama, ang buhok! Saan mo nakita? Dito! Nakasamba siya sa balikat ko, Ma! Minumulto yata ako! Bakit mo nasabi yan? Kinuwento ko sa mama ko lahat ng nangyari sa school nung tanghali. Isa lang ang naging reaksyon niya. Birthday mo na sa weekend, di ba? Ano kinalaman ng batang multo sa birthday ko? Dahil ang birthday mo ay birthday niya rin. Ano? Nangilabot ako nang damputin ni Mama ang mga pictures na luma na nalaglag mula sa kahon. Siya si Baby. Tingnan mo kung gaano kanya kamahal. Palagi siyang nakaakbay at nakapasan sa'yo nung mga 5 years old pa lang kayo. Sino siya, Ma? Sino si Baby? Ang kakambal mo. Kakambal? Bakit hindi ko alam? Bakit ngayon nyo lang ito ikinuwento sa akin? Dahil ayokong malungkot ka. Nasaan na si Baby ngayon? Patay na siya. Namatay siya sa sakit na malaria noong 1959. Ayaw niyang magpadala sa ospital. Takot ka na mawala ang kapatid mo. Hanggang isang araw, nakita na lang namin ang papa mo na bangkay na si Baby.
Iniuwi kita sa pagadian para hindi mo malamang patayin ang kapatid mo. Dahil malungkutin kang bata noon. But ma, I deserve to know. Bakit pati mga pictures namin ng childhood ngayon ko lang nakita? Kung hindi pa dahil sa estudyante ko, hindi ko malalaman na may kakambal pala ako. I'm so sorry, Abby anak. Patawarin mo ko. Ma, natatakot ako. No, huwag kang matakot. Mag-alay tayo ng padasal, novena, at misa sa birthday niyo. At ganoon nga ang ginawa namin ni Mama nung 26th birthday ko. Nag-alay kami ng panalangin para sa kakambal kong si Baby. Lumipas ang ilang araw, nagkita na naman kami ni Sancho sa special class. Sancho, did you understand my instructions? Oh, ano na naman yung dinodrawing mo dyan? Malungkot si Sancho that day, Sir Jupiter. Takot siyang ibigay sa akin ang papel na may drawing niya. Akin na, Sancho. Patingin ako. Sa drawing ni Sancho, nandun na naman yung batang babae na kamukha ni Sadako. Inasyum ko na si Baby ang batang yon. Ang kakambal ko. Nakahiga sa kama si Baby sa drawing. Nangilabot ako ng may bagong detalye sa drawing ni Sancho. Isang matandang babae na may hawak na susi na nakatayo sa pintuan. Sir Jupiter, kamukha ng mama ko ang matandang babae sa drawing at mukhang galit na nilalak nito sa kwarto ang batang babae na nakaratay sa kama. Teacher, bakit? Ha? Anong bakit? Bakit siya kinukulong dati? Kinukulong siya? Nino! Tangaman mo. Ha? Sancho, your imagination is getting wilder. Bakit naman igukulong ng mama ko ang kakambal ko? Hindi mo siya kakambal, teacher. Hindi? Anak siya ng papa mo sa ibang babae. Hindi na ako nakakibo sa sinabi ni Sancho, Sir Jupiter. Mukhang may ESP nga ang bata. Special talaga si Sancho dahil nang i-confront ko ang mama ko at tinanong kung totoo lahat ng sinabi ng student ko, wala siyang salitang naisagot. Humagulgul lang si mama sabay sabing, Baby! Baby! Patawarin mo ko! Hindi ko na uulitin! Namatay si Mama sa isang car accident nang magpunta siya ng Manawag. That was 2 months after naming mag-usap. Kung totoo man o hindi, na ang sarili kong ina ang lumikha ng multo na bumabagabag sa akin noon, naway patawarin ng Diyos ang mama ko. Mahal na mahal ko pa rin si mama no matter what.
hindi ko na nakita pa magmula noon si Sancho. Lumipad na raw ito pamuntang USA. Sabi ng co-teachers ko. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Sir Jupiter. Salamat sa pagkakataon. Pagpalainawa tayong lahat ni Jesus na Hari at Diyos na dakila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Night Lady. Magandang gabi po, Sir Jupiter. At magandang gabi rin po sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa inyong YouTube channel na Kwentong Takipsilim, lalong-lalo na sa mga tulad kong dating guro. Itago nyo na lang ako sa pangalang Regine. Isa po akong guro sa second year high school sa isang malayong pampublikong paaralan na matatagpuan sa itaas ng bundok. Algebra po ang tinuturo ko. 24 years old lang po ako nang mangyari sa akin itong karanasan kong kababalaghan noong taong 1980. Mahirap ipaliwanag at patunayan. Pero naranasan ko talaga ang kakaibang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Good morning, class! Good morning, Good morning, Mom! Okay, sit down, everybody. Uy, si Ma'am! May dala na namang mga pulang rosas! Uy! Duday, ikaw talaga pasimuno ka. Sagutin niyo na kasi si Kuya Teddy na barbero. Kawawa naman yung tao. Akyat baba ng bundok, Ma'am, maligawan lang kayo. Para matigil ang pambubuska ng mga estudyante ko, binasted ko ang barberong manliligaw ko na si Teddy kahit na napakabait niya sa akin. Lumipas ang isang linggo, dumating ang araw ng pasukan. Nagulat ako nang makakita ako ng bungkos ng dama de noche na nasa ibabaw ng table ko. Duday, kanino galing tong mga bulaklak na nasa mesa ko? Hindi ko alam, Ma'am. Kadarating ko lang eh. Wala pang cellphone noon at wala kaming telepono sa bundok para kontakin ko si Teddy. Naisip ko baka siya ang nagpadala ng mga bulaklak. Kay Teddy kaya galing tong dama de noche? Ibig sabihin ba nito? Hindi pa rin siya sumusuko sa panliligaw sa akin? Hi, Ma'am Regine. Ah, Sir Marco, gabi na nandito pa rin kayo sa school? Ikaw din, Ma'am, gabi na. Bakit nandito ka pa? May mga chinikan lang akong test papers at projects. Ngayon lang ako natapos. Pero pauwi na rin ako. Ah, ganun ba? Eh, pwede ba kitang iatid sa inyo, Ma'am Regine? Naku, nakakahiya naman, Sir Marco. Eh, dun din naman ang daan ko sa kakahuyan eh. Sige, ikaw ang bahala.
Sandali. Ano yung tinatago mo sa likuran mo? Ito ba? In-order ko tong bouquet ng white roses sa bayan. Para sa'yo, Ma'am Regine. Ikaw naman, Marco, nag-abala ka pa. Hindi ba galing sa'yo tong Dama de Noche? Hindi. Isa si Sir Marco na co-teacher ko sa mga manliligaw ko noon. Halos 3 taon niya akong niligawan sa pamamagitan ng mga puting rosas. Magkasabay sila ni Teddy na barbero sa bayan sa panliligaw sa akin. Kasabay noon ang paparaming Dama de Noche na natatagpuan ko sa teacher's table ko sa umaga. Isang araw bukod sa Dama de Noche, meron na ring malalaki at matatamis na dilaw na mangga na natatagpuan ko sa table ko tuwing umaga. Duday. Yes po, Ma'am Regine. Salamat sa mga hinog na mangga, ha? Mukhang masarap. Sabihin mo sa mga kaklase mo, salamat. Ma'am, hindi po sa amin galing yung mga mangga. Ha? Sigurado ka? Baka galing kay Sir Marco. Ay, hindi rin ako nagbigay ng mga manggang yan, Ma'am Regine. Sir Marco, good morning. Narinig ko lang na nabanggit ni Duday ang pangalan ko, kaya... Sino kayang naghahatid ng mga bulaklak at ngayon? Pati mga mangga na to. Mahirap talaga maging maganda. Masyadong maraming nauhumaling sa inyo, Ma'am Regine. Sir, ma'am, labas po muna ako. Duday, tawagin mo na mga kaklase mo. Magsisimula na tayo. Excuse me, Sir Marco. Nagpatuloy ang pagbibigay ng mga bulaklak at mangga sa table ko. Halos isang buwan yun. Hanggang isang araw, bigla na lang nawala si Sir Marco. Hindi na siya matagpuan sa buong school at sa probinsya namin. May mga matatandang nagsabi na lumuwas na raw ng Maynila dahil mag-aasawa na doon. Meron din namang nagsabi na kinuha raw ng malaking tikbalang at dinala sa mundo nila sa Kakahuyan. Malapit niya kasi ang bahay namin sa madawag na kagubatan. Mga bata, dahil sa nangyaring pagkawala ng Sir Marco ninyo, aagahan na ng administration natin ang oras ng uwian. 3:00 na ng hapon ang uwian magmula ngayon. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo! Pero makalipas ang 3 araw, lumapit sa akin si Duday na may tanga na bouquet ng kakaibang bulaklak na noon ko palang nakita. Namumutla si Duday at takot na takot. Ma'am Regine, may nagpapabigay po sa inyo? Kinuha ko ang bouquet ng kakaibang bulaklak. Mababango ito at tila may kakaibang kulay at buhay. Kanino galing to? Galing yan sa isang matangkad na nilalang. Mukhang hikanting lalaki na nasa itaas ng puno. Bakit mo kinuha? May kapangyarihan siya, ma'am. Gusto ko tumakbo pero hindi ko nagawa. Sa pilitan niyang pinahawak sa akin ang bungkus ng mga bulaklak. At kapag hindi ko raw binigay sa inyo ngayon,
Pukunin niya rin daw ako tulad ng ginawa niya kay Sir Marco. Anong itsura niya? Ma'am, mukha po siyang... Tikbalang! Napatakbo pa uwi si Duday. Sa pagmamadali ni Duday sa pagtakbo pababa ng bundok ay nalaglag ito sa tabi ng bangin at dumausdos sa mga maliliit na sanga. Sumabit ang hita ni Duday sa isang puno na puro tinik at tuluyan itong nabali. Tuluyan ng naging pilay si Duday. Umuwi ako sa amin at ikinuwento ko ang lahat sa lola kong Albularia. Dinasalan niya ako ng orasyon at binigyan ng talisman. Isang agimat. At magmula noon, Sir Jupiter, wala na akong dama de noche na natagpuan tuwing umaga sa teacher's table ko. Class, ang bulaklak na ito na namumukadkad lang sa gabi ay parang isang fairy tale. Ito ay kabilang sa cactus na kilala bilang dama de noche o night lady, na ang scientific name ay Epiphyllum occipitalum. Namumulaklak ito sa tag-araw, sa isang hapon, ngunit sa kabila ng katotohanang nakakabighani ang kagandahan nito, dahil sa gabi lang ito namumukadkad, maraming nagsasabi na mapanganib daw ang bulaklak na ito dahil ito ay galing sa ibang dimension. Naniniwala ba kayo? Opo! Natigil na ang panliligaw ng tikbalang sa akin. Pero hindi ko pa rin malimutan ang dinulot nitong kamalasan kina Sir Marco at Duday. Sana ay huwag mangyari sa inyo ang naranasan ko. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa kwentong takip silim. To God be the glory. Dakuha naman natin ngayon ang paborito niyong portion na shoutout. Shoutout kay Maricar Gomez, Angela Might, Jeva Sanchez, Annalie Mahusay, Vanera. Shoutout din kay Jovit De Los Reyes, Marilyn Camanero, Joya Cabiling, Lani Gagarin at Josh Fanoga. Basahin naman natin ang isang magandang comment galing kay Mayumi Makisig. Sabi niya, magandang gabi po sa ating lahat mga ka-SB. Medyo pagod at busy ngayong araw. Buti may pamparelax at stress reliever ako. Thank you so much po. At muli sa mga hindi pa nababanggit, huwag pong mag-alala. Susunod po kayo. Huwag kalimutang mag-reply sa comment para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sityo Bangungot, ito ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.